guys, dibugi sihir. Ito, meron tayo ngayon Supremo Conquest. Turo ko lang sa inyo kung paano mag download ng video sa cellphone gamit tong Supremo apps tsaka Supremo tong dito sa Supremo Conquest. Demo ko na rin para sa inyo na guys. Patayin ko muna. Ito guys, sa power button. Ito rin ginagamit sa mode. Itong button na to. Ito naman yung sa record, sa pag-capture ng photo sa camera, sa pag-record ng video, ito rin yung pinipindot. At saka pag-okay, i-okay mo siya. Ito, up and down. Ito, pag isi-select mo yung sa settings, up mo, down, mamaya i-demo natin kung paano gamitin yan. Dito naman yung sa battery. Removable yung battery niya. Ayan siya. Ilahin mo lang siya dito. Ayan. Kapag bumili kayo dito guys, may extra battery syempre. Kaya dalawa yung pinaka-battery niya. Matagal naman to siguro, mga 1 hour ganyan. Depende rin sa resolution kasi nagamit mo eh. The more na mataas yung resolution mo, naka 4K, mas malakas siya kumusyon ng battery tsaka memory. Dito naman sa kabila, ayan yung memory card nya, naka 32GB akong, 64GB yung USB nya. Pag i-connect mo siya sa charger tsaka okay sa laptop, pag kukunin mo yung mga file, at tsaka itong HDMI nya, mini HDMI. Dito naman ilalagay yung mga monopod, jackpad, ganyan. LCD nya. Ito naman yung lens. Ayan. Indicator light, speaker, mic. Ayan. Mic nya. Bumoto pala ako ngayon kagahapon guys. So, buksan na natin. Nagbubuksan mo siya, press hold mo lang to. Ayan. So, ito na siya. Kung mapapansin nyo, sa camera to. Ayan. Yun, camera yan. Tapos may 8, mayroon akong 8 na photos. Tapos yung natitira niya capacity is 34GB pa. O 35GB, 34.58GB. Ayan. Ito yung battery indicator niya. Ito yung mga sa settings niya. Naka 20 megapixels siya. Kaka-camera to guys, pa sa photo. Pag pinindot ko ng isa to, itong power button, isang press, nasa, andito naman siya sa ano, yung mga video na na-capture ko. Tapos, kung titingnan mo yung iba pa, press down, press up mo lang. Ayan, yung mga na-capture kong video. Andyan din kung pang ilan siya, 19, ganyan. Tapos, yung time niya kung ilan, 9:26 to 00, ganyan. Ayan. Tapos, isang pindot ulit ng power button, doon naman siya sa settings. So, up, down. Ito, naka 4K ako. So, babaguhin ko yan. Gagawin ko lang yan, 1080p. Pag babaguhin mo yan, itutok mo lang siya doon sa may video resolution. Tapos, pipindutin mo itong isa. Yan. Lalagay ko lang siya sa may 1080p. Yan, siguro dito. Tapos, i-okay mo sa pindot. Tapos, pag ibaback mo naman siya doon, ito naman isa. Back. Yan. Ngayon, ito, nasa video na siya. Ang capacity pa ng video na pwede kong i-video sa kanya is 1 hour and 39 minutes, 25 seconds. Yan, naka-on yung mic niya. So, pwede pa ako mag-video dyan. Pag i-video ko siya, pipindutin ko lang to. Ngayon, ito, mag-video tayo. Yan. Recording na siya pag ganyan. Mag-i-stop mo naman siya. Pindutin mo naman siya ulit. Tapos yun, save na siya. Tingnan natin yung video natin. Ito. Ngayon, pag ipi-play mo naman yung video mo, ito, pindutin mo lang din to. Yan. Medyo mahina yung sounds niya dito sa loudspeak niya. Pero pagka naka-earphone naman kayo, o kaya naka-speaker, maganda naman siya, malakas naman. Ito yung mga settings niya pala guys. Photo resolution. Sinagad ko siya kasi photo lang naman siya. Naka 20 megapixel.
time-lapse, looping video, slow motion. Dito mo makikita anti-shake. Ito, naka-on sa akin ito ngayong anti-shake kasi pag nagmamotor, ganyan, para hindi masyado mauga. Mars mode, audio recording. Yan, inon ko rin to para nare-record yung audio. Dito mo rin makikita yung pag-format ng memory. Nga pala guys, huwag maglalagay kayo ng memory card dito, lalo na pag bagong bili. Ang ginawa ko kasi, pinactory reset ko muna pag on ko, nung bagong kuha ko lang siya, bago ko siya lagay ng memory. Nung pagka-factory reset ko, nilagay ko yung memory card na naka-on, hindi siya nabasa. So, ginawa ko, pumunta ako dito sa mga settings na to, tapos pinormat ko yung memory card dito, mismo sa Supremo Conquest na to. Tapos, yun, binasa na siya. Pag may mga memory card na kahit pinormat nyo na dito, o kahit sa cellphone yung pinormat, hindi pa rin nabasa. Ibig sabihin nun guys, hindi siya compatible. Hindi compatible yung memory nyo. Dapat last 10 yung bibili yung memory. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung gamit kong memory card. Class 10, tapos siyempre dapat original. Kasi yung mga iba, mataas ang gig, tapos mura. Akala nyo nakamura kayo, pero hindi siya nasesave ng files. Ito yung binili ko, Samsung Evo. Second hand ko na lang bili ito. Ginawa ko na lang din kasi syempre, anin ko naman yung brand nyo kung pwede naman ako gumamit ng second hand na ano, storage lang naman. Yan, kailangan class 10 siya. Balik ko na muna. So, yun. On ulit natin. Press hold. Power button. Hindi ko pa tinatanggal yung mga plastic case. Kasi wala pa siyang screen protector. So, yun. Open na siya. Turo ko naman sa inyo kung paano mag-transfer ng video o download ng video sa cellphone. So, pagka-on na pag-on nyo yan, bubuksan nyo itong wifi. Yan, pagbukas ng wifi, isang pindot dito. Yan, itong app. Tapos yan, papakita nyo na yung pinaka-ano nya. Pinaka-password nya, tsaka yung pangalan ng tawag dito. Pangalan ng yan, yung conquest niya, pangalan ng device. So, pupunta ngayon ako dito sa cellphone ko. Kukonek tayo ngayon sa kanya. So, ito siya, yung conquest. Type natin sa kanya yung password. Ang password na default niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Pwede nyo rin ito mapalitan guys. Nandun, may mapapalitan nyo rin yan. Doon lang din sa mga settings mode nya. Mapapalitan nyo yung pangalan nya. Mapapalitan nyo rin yung password nya. So, kukunit na tayo. Ayan. Mapapansin nyo, may indicator light na... indicator dito na wifi. Ibig sabihin, connected na sya. Ayan. Baba ko muna to. So, para ma-access nyo yan, kailangan nyo rin syempre ng apps na ano. Supremo Conquest. Katulad ito. Ayan. Mapapansin nyo. Dinownload ko lang to sa Play Store. Pangalan niya, Supremo Conquest. Tapos, pagka-open nyo yan, ito na siya, makikita nyo. Pwede nyo siyang i-enter. Pwede kayong mag-capture ng video dito. Gamitin nyo itong nakaka-capture. Example yan. Pwede ko pindutin na lang yung video dyan. So, ayan. Ito yung gamit ko ngayon. Cellphone lang yung gamit kong pang-vlog ngayon. Ayan. Ito naman yung isang device na gamit ko ngayon. I-split screen ko lang kasi ito guys. Baga, nagre-record ako dito sa phone. Sa black na cellphone na to. Nagre-record ako, screen record. Tapos, dito naman sa isa is manual recording lang ginawa ko dito. So, yun. Kunyari, ito na siya. Pwede ko itong pindutin yung pula na to. Yan. Pero hindi ko napipindutin yan.
Dito ko nga para mas makita. Yan, bali gagawin ko sa kanya. Ito na lang. Papakita ko sa inyo. So, ito guys, yung mga video clip na mga naka-record sa akin. Tapos, ito naman yung mga photo. So, sa video clip tayo. For example, ano ba yung download ko dito? Itong isa. Yan. Yan, nag-play siya, di ba? Pwede ko siyang i-play dyan. Pwede ko taasan yung volume. Pwede ko taasan yung brightness. Yan. So, gawin ko sa kanya ngayon, guys. Da-download ko siya. Pi-press hold mo lang to. Kunwari, ito yung pinili ko kanina. Press hold ko lang yan. Tapos yan, papipiliin ka niya. Delete download file info. Pag gininit ko itong file info, ayun ang capacity niya, 3 gig. So, masyado siyang mataas. Diba? Ang laki kakainin yan, tapos matagal mag-upload. Masyado siyang mataas. So, kapag ginawa ko sa kanya, dinownload ko siya, hindi rin pala ako dito magbura. Yan. Pag dinownload ko siya, pipiliin ko high definition. Pero mataas yan. Mataas yung pinaka iaano niya. Mataas, matagal yan. Pag pinindot ko yan, ang tagal niya. Matagal siya bago mag-start mag-downloading. Diba ang tagal? So, ang gagawin ko sa kanya, ang pipiliin ko lang, itong isa. Standard lang. Pero malinaw na rin naman yan. So, kapag standard lang pinili mo, ayan siya, mabilis siya. Diba? Kasi matapos na, tapos pupunta na yan doon sa may pinaka-gallery mo. So, pwedeng, kung nag-edit ka sa cellphone, pwede mo na siyang rektang i-edit sa cellphone. I-ano mo na lang, transfer file mo na lang, upload mo na lang doon sa file. Kung yung pang-edit mo ng video is nasa cellphone. Kapag nasa laptop naman, kunwari, computer naman ang gamit mo, pwede naman rekta mo na lang sa dito, di ba, may USB port yung ano, may USB port yung tawag dito, itong Supremo, ito yan, pwede naman rekta na lang dyan, tapos sa laptop ka na mag-edit ganun. Pero ako kasi ginawa ko dito, kasi ako nag-edit sa cellphone. So ayan, na-download ko na siya yung isa. So download ko ulit yung pangalawa, download, tapos sure standard lang, tapos sure yan. Tapos papakita ko ngayon sa inyo kung saan siya nagda-download, saan siya napunta. Pagkatapos nito, siguro dalawang download lang gagawin ko. Bali, yun, dinemo ko lang sa inyo according dun sa, based dun sa mga na-experience ko sa kanya, kung ano yung mga mode niya, kung ano yung mga gamit ng bawat button niya. Kasi first time ko lang din makagamit nitong Supremo Conquest. Yan, tapos na. So, tingnan natin ngayon kung saan napunta. Punta tayo ng gallery. Dito siguro sa other. Ayan. Papansin nyo, meron dito action cam. Yan, ito na siya. Yung dalawang na-download ko. So, tingnan natin kung ilan ang capacity nito, ha. Tingnan ko yung capacity niya kung ilan. Details. So, ayan siya. 153 MB lang. Diba? Tingnan natin ngayon kung gaano siya kalinaw. Kung magbabago ba yung resolution niya kapag pindi na ba natin siya o hindi. So, ayan. Ganun pa rin naman siya kalinaw. Diba? So, hindi ko na kailangan i-high definition siya kasi kakain lang siya ng napakalaking memory. Yeah, kung pwede ko naman siyang, yan, ganyan na lang. Yung standard na pag-download na lang. Tapos siguro, gawin nyo na lang technique. Kapag magre-record kayo ng video, medyo taasan nyo na lang yung resolution. Yun nga lang, kaunti lang yung capacity ng, ano niya, capacity na, tawag niya, capacity na, i-google niya. Konti na lang. Kasi nga, mataas yung resolution ng video mo. The same time, tawag dito, maano na rin. Malakas din kumain ng baterya. Mga isang oras na lang, ganon. Pero kung mabilis ang ano naman, video, yan, pwede siya.
Siyempre, mas malinaw pa yung magiging ano niya. Mas malinaw pa yung magiging capture ng video niya. Tapos i-download niyo na lang. So, yun lang guys. Kapag ka mayroon kayong suggestion sa akin, kasi may ibang hindi pa ako alam dito sa Supremo, sana yung mga may marunong pa dyan, share naman sa akin kung ano pa yung ano, yung pwede ko matutunan dito sa Supremo. Kasi ang gusto ko matutunan dito ngayon guys, kung meron ba siyang ano, external mic, pwede ko ba siyang lagyan ng external mic gamit yung dito sa USB niya. Bilan siya ng external mic kasi medyo gusto ko, kasi hindi na ako medyo sumisigaw pag naka-helmet ako kasi nagamit ko sa motovlogging. Yan. Patayin ko na yung wifi guys. Pagpapatayin, isang pindot lang dito. Yan, turning off wifi. So, yun lang. Pag nagustuhan niyo itong video ko, like, share, subscribe. Thank you. Every single day.